Hello everyone! Good morning! Salamat sa inyong pagbisita ulit. Nandito ako ngayon sa loob ng aming bathroom dahil mayroon akong ipapakita sa inyo kung ano ang ginawa ko nung nakaraang linggo. So first, we're gonna start cleaning the toilet bowl. I usually use this one, guys, for cleaning. Ajax powder. Ito kasi yung ginamit ko, guys, sa paglinis ng windows namin na jealousy na ang glass mayroon ng stain dahil yung nakatira dito noon ay malamang hindi nilinis yung jealousy. So, gilinis ko at marami akong ginamit na ibang product at Ajax Blitz powder lang ang nakatulong sa akin. Ngayon, papakita ko sa iyo kung paano linisin ito. At ito, binili ko lang sa Dollar Tree at nilagyan ko ng chapstick stick kasi nagbe-bend siya, plastic kasi. Nagbe-bend siya pag hindi ko nila lalagyan nito dahil plastic at saka manipis lang. So, to keep it strong, nilagyan ko siya ng chapstick stick at nagiging strong na siya ngayon. Okay na siya gamitin para maglinis. Ganito lang kasimple ang maglinis ng kubita, guys. Kung everyday nyo gagawin ito bago umalis sa trabaho, siguradong malinis lagi ang inyong toilet bowl. Pasintabi na po sa mga kumakain. Wala naman kayo nakikita dito, toilet bowl lang. Para sa akin, guys, ang napaka-importanting part ng bahay ay ang kubita at kitchen na dapat kailangang malinis. At the same time, guys, ako yung taong hindi mahilig sa mamahaling gamit. Kung may mga gamit na pwede kong i-recycle at di ko kailangang bumili, katulad nito, ito ay plastic ng juice. Gikat ko lang siya para dyan ko ilagay o dito ko ilagay ang toilet brush. Ganun lang. That's it. At pwede ko siyang ilagay dyan sa tabi. Yan. Ang hirap. Sorry. Ang hirap lang kasi dito, guys, sa Amerika. Kasi Yung toilet nila, wala kang makitang drainage. Hindi katulad sa Middle East na ang toilet nila dito, dapat may drainage talaga yun. May mga drainage dapat yan. Dito, ang drainage nila ay dito lang sa bathtub. Ito lang. Ito lang yung drainage nila. Yan lang. Pero sa labas, wala na. Dapat may drainage talaga yan dyan. Kasi pwede, kailangan mo, sorry, lampasurin o baga, ano yun ng tubig. Saka dito, hindi ko nagustuhan yung paggawa nila, guys. Renovated kasi itong house na
nabili namin, pero hindi pa rin maganda ang pagka. Gawa nila katulad niyan. Katulad niyan. Kumbaga may mga tao na nagtatrabaho ay wala sa walang social responsibility na tinatawag kasi hindi sa kanila. See? At mayroon pa diyan sa loob pero hindi ko na ipakita sa inyo kasi nakahan na. Ito na lang. Dito, nilagyan ko ng paste dyan, ng glue. Dyan. Yung sa between sa tub at saka sa wall. Kasi, ano, mayroong angat ba? Ang tawag yun, kaang. At kaya ko nilagyan ito ng plastic. Yan, transparent. Para ang glue na nilagay ko dyan sa gilid ay hindi mababasa at matutuyo siya. At siguro, permanente na itong transparent na ito kasi helpful naman siya kapag winter. Winter is coming. Kasi then, yung window namin, pag dito ka lang, masyado siyang mababa from the floor. So parang ano, parang by one ko lang ba? So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng plastic na isa, ganito, para ma-covered from outside. Kasi yung sa outside, parang windows din ng kapitbahay. So, ganyan ang windows namin from outside, guys. Lahat transparent, crystal. So, kaya ako nilagyan ng tubo. Plastic tube, PVC. Ayan, yan ang ginawa ko dito sa labas. Yan sa curtain holder ba yan? Curtain rod. Tapos yun sa gilid at saka doon ng dalawa na yun. PVC na lang ang ginamit ko. Pero dito sa kabila, ang ginawa ko ay dalawa. So, para may slide ko siya kung gusto kong i-open. Uy, para pumasok ang hangin. Kaya ganito, ganito siya. Ayan. So, kung gusto ko siya i-close, hindi siya magsalubong sa isang cortina. So, bali, expandable siya. Ganun. So, pag naliligo, pag nagsha-shower, hindi na mababasa ang wall. At bawas trabaho na rin sa akin kasi pagbasa, parang ang tagal matuyo. Tsaka nakakasira din lalo na mayroon may mga hindi maganda ang paggagawa. Dyan minsan, nakitira yung tubig dyan, hindi matuyo kaagad. At saka yung dito, protected din siya. Bagay yung tubig, kasi tingnan mo, magalaw, tingnan nyo, hindi talaga maayos, So, ang ginawa ko, binutasan ko yung transparent curtain. Enough na makapasok lang dyan. So, baga, ang tubig hindi masyado papasok doon sa wall. Na-minimize yung tubig. Pinadikit pala dito na ano, Ayan, glue. Buti naman natanggal. Yan, hindi rin talaga didikit yung glue pag basa. Yan guys, ayan ang aking ma-share sa iyo sa aking simpleng buhay dito sa Amerika. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe. Bye-bye.